Hi guys, good day sa ating mga katropa, nating mga seafarers dyan sa domestic at saka sa international. Swerte nila no, sa mga nasa international. So ito guys, tuturo ko naman sa inyo para sa ating mga domestic seafarers kung paano ba ang pagkuha ng Marine Engine Mechanic 1 sa marina. So, yung competence niya is Marine Engine Mechanic 1. So, ano ba yung process guys? Paano magkuha ng Marine Engine Mechanic 1? Ito pala guys, dati, si Marine Engine Mechanic 1, ito yung dating motorman license which is capable siyang mag-handle ng 250 kilowatt below na mga engines natin. So, ngayon, may bago ng circular sa marina. Ginawa na nga siyang Marine Engine Mechanic 1, yung motorman license dati. So, meaning guys, if you are interested, kasi mayroon pa nga yung mga region na regional office na patuloy pang nagpapa-apply ng motorman license, kuha na lang kayo ng motorman license because mas madali yung requirements ng guys sa motorman license kasi 2 years lang yung ano eh, yung requirements na si service ay yung si service experience mo nun, while dito sa Marine Engine Mechanic 1 is kailangan muna ng 5 years as engine officers. So, nag-engine officer ka for 5 years na yung requirement, or naging rating ka for 8 years. But take note guys, ibig sabihin nito, sa engine rating nito, or engine officer ka, sa ano lang, sa 250 kilowatt below lang na vessel, yung makina. So, it means pa rin, ito pa rin yung mga bangka guys, mga bangka, mga motor bangka o mga, well hindi naman bangka, yung mga lansa, mga canter, yung mga traditional ships natin na may 250 kilowatt below na engine. So yun lang yung kailangan mo dito guys. So yun pa rin, yung magsi-certify ng iyong sea services, yung owner pa rin ng vessel na iyong ginagtatrabahoan. So wala masyadong requirement to, yun lang yung nag-iba, 5 years as engine officer ka or 8 years ka as engine rating. Then yung for the assessment is testimonial assessment, yung oral exam pa rin ito guys. So sa trainings dati is kailangan mo ng modified basic safety training. Ngayon, ganun pa rin because kailangan mo pala ng ano, kailangan mo ng seaman's book or SIRB or SRB or SID. Mas mababa yung requirement dati guys no, sa motorman because modified basic safety training lang yung kailangan mo. But dito sa circular na to, yung requirement na is the SIRB. So, BT na yung requirements dito, guys. For the, kung ano naman, tradings, engine operation and maintenance 1. Kailangan ka mayroon engine operation and maintenance 1. For the educational background, yung requirements pa din is able to read and write. So, yun lang, guys. So, yung ma-advise ko sa inyo, kung gusto nyo, because mas madali yung motorman license. Equivalent naman to ng motorman license. Kasi nga, mas advanced, mas madali yun. Walang ano doon na requirement, engine operation and maintenance 1 na training requirement. Doon experience lang sa motorman license. So sana guys, para ma-upgrade mo siya into Marine Engine Mechanic 2 or Marine Engine Mechanic 3. Mas madali yung si motorman license. So yun lang mga guys. Ay para pala sa ano, para sa oral assessment, yung sabi dito sa circular, ang ika-cover nito
para sa oral assessment dito sa Marine Engine Mechanic 1, Marine Engine Mechanic 2, and Marine Engine Mechanic 3 is yung subject areas na makakover sa examination dito is oral exam is engine fundamental principles and operations. So, kaya nyo lang guys. Basta alam nyo yung pag-operate ng ano, basic fundamental principles ng operation ng bangka o ng engine. And engine maintenance procedures, paano i-maintain, then marine electricity, then sa mga maritime laws. So yun yung apat na i-cover dito. So sa motorman license at saka sa marine engine mechanic one, syempre guys, mga basic lang to, mga basic. So I'm sure if you are a BSMT graduate or nagtatrabaho ka as engine rating sa barko, eh, talagang kayang-kaya mo to sagutin lahat guys. So, I hope guys, safe kayo sa ating pag-travel and abangan nyo naman para sa Marine Engine Mechanic 2.